Hello guys, good day to all. Ngayon, gagawa tayo ng chicken cage, brooding house. So gagawin natin to sa makakaya lang natin. So, expect the unexpected kasi hindi ako banday, pero gagawin ko talaga ang lahat para maging maayos ang ating brooding house. So ito na! What's up mga ka-native, ito na ang ating brooding house. So sa last few days, natapos lang natin to. Ito na yung may net na, tapos nilagay na natin yung mga nahin natin na bago lang nag-hatch. So ito na po yung ating brooding house, napaka-simple lang. So net lang yung ating barrier, yung ano, ito na net. So sa loob, of course, pasok pa yung wala pa tong pultahan. So ating gagawin pagpasok natin is ganito lang. Ano? Ano na to ang atong So ito yung nasa loob. Yung roof niya ay nipa. So ito yung ating gagawin gawing storage box. So dito natin ilalagay yung manok, mga kakainan natin, mga alagang manok. So ito lang, napaka-simple. So dito lalagay naman natin dito ay yung hatch, yung itluganan sa manok. So, mga kanitib, ito yung ating inahin na manok. At ito naman yung mga sisiyo niya. So, yan lang. So, samantalang, sa karon pa, naglagay tayo sa loob ng ano, para pag umulan, tapos, kasi, may posibleng papasok yung tubig dito, lalagay natin dito ang ating mga sisiyo at yung kanyang inahin. So, yan lang. So, yan lang mga kaniti. Ito yung pagkain niya. D.I.Y lang to. Hinati ko lang yung ano, yung kawayan na malaki. Tapos hinati ko. Tapos nilagyan ko nito para hindi siya magiwang-giwang. Yan lang. Ating mga manok. Yung mga sisiyo. Tayo lang sisiyo. Hindi magpa-takit. Yan lang.
Napakasimple lang. Siguro yung gasto ko nito mga almost 1,500. So, dito kasi mahal masyado ang ano yung net. Ito dito ako namahalan. Then ito yung aking yung nipa, barato lang man tong nipa, sorry. Yung mga poste kinuha ko lang diyan sa mga tabi-tabi. So, yan lang. Kawayan lang. Tapos ito lang. Almost 1.5 lang yung ginasto ko sa aking brooding house or